after mong ma-CS sa nakaraang pagbubuntis mo, may dalawang choices ka. Either you have a planned repeat cesarean section or planned VBAC. It is likely that 60 to 80% of women who try a vaginal birth after cesarean section will be successful. Ang naririnig kasi natin before from most health provider ay once CS, always CS. In this video, I want you to understand the benefits and risk of your choices. Kasi lahat ng ginagawa natin may risk, be it a normal vaginal birth or a cesarean section. Ako bilang OBGYN, I share the same goal as you. A healthy baby delivered to a healthy mom. So, excited na ba kayo na matuto pa on VBAC? Kaya panoorin nyo dapat ang video na to until the end. I am Dr. Ces Estera, your OBGYN and Holistic Women's Specialist. Welcome to my YouTube channel. So, VBAC means vaginal birth after cesarean section. Ano nga ba yung benefits ng VBAC compared to a planned cesarean birth? Siyempre, mas mabilis gumaling at mag-recover, mas maiksi yung stay sa hospital, less risk of infection, walang chance na magkaroon ng problem brought about by surgery, less risk that the baby will have breathing problems, and quicker return to normal activities because wala ngang pain from the surgery. Saka, greater chances na manormal ka sa susunod na pagbubuntis. So, pwede ka pang makarami ng mga anak. And lesser problems with how the placenta attaches to future pregnancies. At saka, syempre, makakatipid ka. Mas mura kasi mag-normal kaysa ma-cesarean section. So, what are the risks of VBAC? So, una, kapag napunit or bumuka yung dating hiwa sa matres, ito yung tinatawag na uterine rupture. So, nangyayari ito sa 5 hanggang 10 kababaihan out of 1,000 na nagtatry mag-VBAC. So, that is about 0.5% to 1%. So, ito kasi yung mga pwedeng mangyari kapag ka nag-uterine rupture. So, syempre, it's gonna be bloody dun sa loob. Baka kailangan na mag-transfuse, masira yung matres, and eventually needing hysterectomy or surgery para tanggalin yung uterus, masira yung mga katabing organs just like the bladder or the intestines, infection, formation ng blood clots, and worst comes to worst, death. Pero yan yung mga risk sa mother. So may mga kaakibat ding risk sa baby. Kasi we have 2 patients. So ito naman yung mga risk sa baby. So, ang risk sa baby ay brain damage and death. But, kapag ka nag-rupture yung uterus, hindi naman lagi itong nakaka-harm sa baby. About 7% of the time, dun siya nakaharm. So, yung 5 to 10 na babies out of 10,000 na try, VBAC tries, will suffer brain damage or death. So, yan ay nasa 0.05 to 0.1%. So, medyo mababa siya. So, the normal risk of having vaginal birth are also present for VBAC. Kasi even a normal vaginal birth, may mga complications din. So, hindi porket iniisip natin normal siya, mga anak ng normal, may complication pa din. So, ang magandang tanong pa ay, Doc, ano ba yung nakaka-increase ng chances na pwedeng mag-uterine rupture? So, ito yung mga circumstances na pwedeng ginawa or during labor na increases the chances of uterine rupture. So, pag nag-induce yung labor mo, pag more than 1 cesarean section, less than 18 months mula dun sa last na na-CS ka, paggamit ng mga gamot during labor para pahilabin yung uterus. So, kung hindi talaga posible ang vaginal birth after a trial of labor na CS na talaga yung option natin kasi it's for your safety at ng baby mo. Overall naman, yung success rate ng VBAC ay 80%. So, kapag ang isang trial of labor after C-section ay na-CS, yung risk ng CS versus dun sa elective C-section ay pareho lang. Kaya lang, may dagdag na bleeding or possible blood transfusion, infection, blood clot formation, at potential hysterectomy. So, ang isa pang magandang tanong ng mga mommies ay kapag knowing all the risks ng VBAC and then
Ano naman, Doc, yung risk ng planned cesarean section? Kapag ka nagpa-schedule ako ng CS, ano yung risk? So, yung risk na bumuka yung matres mo ay mababa unless nag-labor ka. So, doon nag-i-increase yung possibility na mag-uterine rupture kapag ka nag-labor ka. Kasi doon nangyayari yung uterine rupture during labor. So, yung risk sa baby tsaka yung risk mo, pareho din sa VBAC. Yung iba pang risk associated with a planned or elective repeat cesarean section, yun, pwedeng blood loss, blood, kailangan ng blood transfusion, scarring, kasi nga, lalo na kung nakailang CS na, so there's a possibility that there will be scar formation of the uterus with the other organs, nakatabi niya, just like the bladder or the bowels or intestine, pwede din magkaroon ng infection, injury sa ibang organs, problems with anesthesia, blood clot formation, and risk ng yung tinatawag na placenta accreta or kapag ka madikit yung inunan doon sa muscle wall ng uterus. Yung placenta accreta kasi, it needs hysterectomy or tinatanggal na yung uterus doon. It's very dangerous kasi yung placenta accreta kasi it can cause heavy bleeding kapag hindi tinanggal yung uterus. Yun na yung treatment for that patient who has placenta accreta. And rarely, ang elective repeat CS then it could lead to death. But this is very rare. Ngayon, nanaway mo na yung benefits tsaka risk both ng VBAC at tsaka planned repeat cesarean section. Ikaw na yung mag-weigh kung ano yung applicable sa'yo. It's really a very personal choice. At tsaka, you need to get the opinion of your spouse then, of course. Should you decide to go for a trial of labor or VBAC, ano na ngayon yung gagawin ko, Dong? How do I prepare for a trial of labor or VBAC after cesarean section? Siyempre, number one, kumuha ko ng operative technique mo dun sa medical records, dun sa ospital kung saan ka na CS. Kasi gusto natin malaman kung ano yung hiwa mo sa matres. Ang pwede kasing mag-trial of labor ay yung mga pahalang or transverse yung hiwa sa matres. Hindi yung hiwa sa chan, ha. So, what's important is the incision inside the uterus. At saka, para din ma-review natin yung mga indications, bakit ka na cesarean section, we have to consider all that. Pangalawa, of course, you need to choose your healthcare provider who is a VBAC advocate and kung saang hospital ka manganganak, of course, wherever na mag-fit nung budget mo, tandaan nyo din po na yung previous cesarean section ay considered high risk. Kaya according to DOH, ang VBAC ay dapat managed by a specialist, meaning isang OB-gynecologist in a hospital para ma-ensure yung best outcome para sa'yo at saka sa baby mo. Although, hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay comfortable ang mga OB para mag-VBAC, okay? Kasi syempre, it takes a lot of experience and confidence din and commitment na magbantay ng isang pasyenteng magta-trial of labor after C-section. Kaya maganda, itanong mo yung OB if ano ba yung experience nila sa VBAC, ano ba yung CS rate nila, C-section rate, kumbaga ilan sa mga pasyente nila yung CCS. Hanap ka ng OB na hindi natatakot, okay? But is giving you a fair chance na mag-try na mag-VBAC. Someone na comfortable and does not foster an environment of fear. Kasi nga baka pag natatakot siya, ikaw din matakot. So, pero huwag kayong ma-disappoint kasi syempre may personal preferences din ang mga OB na to. So, we cannot really blame them if they didn't have enough experience or training during their residency days. She should be someone na mababalance niya yung fear at saka safety. And tutulungan ka niya na maghanap ng mga tools para mas ma-increase yung chances mo na mag-normal. Tsaka yung ia-allow ka niya na during labor, you can freely move or do your thing kung anong gusto mong gawin, umupo, tumayo during labor. So, and ako personally, during my first encounter with a patient na nagsasabi na, Doc, gusto kong mag-VBAC,
ang una ko talaga ang question is, ano yung reason mo at gusto mong mag-VBAC? So, kasi I want to process that patient dun sa first na CS niya. Baka kasi traumatic. Mahirap kasi na mag-move on dun sa next pregnancy na magba-vaginal birth na meron ka pang daladalang heavy emotion or resentment dun sa nangyari or even resentment dun sa healthcare provider mo. So, I do that because I want that patient to be freed from any trauma, from any negative emotions para free siyang gawin yung VBAC this time. Remember that each pregnancy is unique. It should be a different experience. So if it was a negative experience in the past, we can still have the chance to make it positive this time. Basta, kailangan talagang maghanap ka ng OB who will support you with your birth wishes and your plans without hesitation. Kailangan maka-move on ka from the first pregnancy so you can be free to do your plans this time. Kaya nga, actually, madami talagang umiiyak sa clinic kapag I help them process dun sa nangyari sa kanila in the past. Kasi ayoko rin na, di ba, kunwari, during this panganganak na na mag-VBAC ka kasi papasok ka ulit sa labor room, ihuhuk ka na naman sa monitor. So, all those memories may return while you are being transported to the labor room. So, baka mag-trigger. So, instead na full-on ka ng mag-VBAC, biglang babalik siya. So, kasi yung trust mo dun sa OB mo, baka mawala din yung trust mo sa akin. So, it also hinders me to fully do and yung birth wishes mo. So, gusto ko, free tayo na gawin yon without any, kumbaga, chains from your past that's holding you back. I really wanted to support yung VBAC experience nyo to become a positive one. So, pangatlo, of course, you needed to physically and mentally prepare for VBAC. Kaya pwede kang mag-research, do your own research. Ang daming websites, may mga Facebook groups din, support groups, na pwede mong salihan para to get updates and hear yung mga experiences ng ibang mga mommies. Kasi iba din yung makarinig ka how the other mommies successfully did their VBAC or even din yung mga experience na mga hindi successful na VBAC. It's always a learning experience, be it successful or not. And number four, of course, you need to get your support system. Very important yan. Kasi nga, kailangan mong kausapin yung husband mo about your plan. Kasi nga, siya din yung magiging, mag-share dun sa finances, diba? So, you need to talk about your budget. How would you save up for it? Kasi nga, medyo magastos pa rin siya kasi sa hospital yung panganganak. If you have a budget naman, you also can consider attending birth classes and hiring the services of a doula. So, but I really believe na very important yung role ng husband as a birth supporter during labor and delivery. Kaya most of the spouses, I let them in sa labor room and delivery room. And of course, ito yung pinaka-importante, pray and commit everything to the Lord. Kasi yung dinadala mong bata, gift yan galing sa Kanya. Kaya naniniwala ako, pregnancy is really an act of faith. Even with labor and birth, it's an act of faith. I've attended to countless births. Talagang every birth is unique. Naniniwala talaga ako na linano na ni Lord kung paano ka manganganak. We really just need to discern kung ano yung plano na yon. So, whatever the outcome is, maging successful man ang VBAC or not, God's presence is the most important of all. Okay, so that's my talk for VBAC. Naniniwala ako na kaya nyo to mga mommies. So you are strong, you are capable, and you can do it. Kaya go, go, go mga mamas, nanay, mommy, inay, at kung ano-ano pang mga tawag sa'yo. Kaya balitaan mo ako kapag naging successful ang VBAC mo. Tsaka kahit pagka hindi ka naging successful, balitaan mo pa rin ako.
It's always a learning experience and it's always something to share to other mothers out there. So thank you for joining me and please click the like and subscribe button para masundan mo yung mga next videos na ipopost ko. Thank you so much for your time. God bless!